Marami sa atin ang gumagamit ng pampublikong sasakyan para makapunta sa lugar na dapat ay gusto nating puntahan. Ito rin ang ginagamit ng marami para makauwi sa kanilang tahanan upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit paano kung mapunta ka sa isang sitwasyon na hindi mo inakalang mangyayari sa iyo? Paano kung ang masakyan mong pampublikong sasakyan ay biyaheng impyerno pala? Dear Papa Dudut, hello at magandang gabi sa iyo, Papa Dudut. Thank you so much kasi isa ang kwento ko sa napili mong basahin sa inyong programa. Malaki pong karangalan ito para sa akin kasi super fan mo ako ever since. By the way, hayaan mo akong gamitin ang pangalan na Chantal sa pagkakataong ito. Bago malito ang mga nakikinig ay ipapaalam ko na ako ay isang halamang dagat o babaeng nakulong sa katawan ng isang lalaki. Sa madaling salita ay Becky po ako, Papa Dudut. Ang kwento ko pala ay katatakutan pero pasensya na kung may halong comedy kasi masayahin talaga akong person. Kahit na malungkot o nakakatakot na ang isang sitwasyon ay pinapagaan ko sa pamamagitan ng pagpapatawa. Ayoko kasi talaga ng negative vibe sa life ko, Papa Dudut. Dapat po eh happy-happy lang. Bago pa mainip ang mga listeners ay sisimulan ko na ang aking story. Ako nga pala ay 26 years old, fresh from the farm, at ang aking pinagkakakitaan ay ang pagbebenta ng beauty products online. Kung minsan ay sumasali din po ako sa mga beauty pageant para sa mga kagaya kong bakla. Pagandahan ng labanan ng sinasalihan ko kasi maganda ko. Kamukha ko raw si Carla Abiliana pero ang katawan ay Tom Rodriguez. Char lang. Basta maganda ko. Maniwala na lang kayo. At huwag nang kumontra. Dahil kwento ko naman ito at hindi sa inyo. Joke lang. Batang bakla pa lamang ako ay dream ko na talagang maging beauty queen. Kaya kahit mahahati ang langit sa pagtutol ng tatay ko sa pagiging Becky ko at pagsali sa mga gay pageant ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Support naman kasi sa akin ang mother ko. Kapag may sasalihan akong pageant ay kay mama ako nagsasabi at siya na ang bahalang maghanap ng susuotin ko. Tapos siya rin na nagtataka sa akin kay Papa kasi kapag nalaman ni Papa na sasali ako sa pageant ay ikinukulong niya ako sa room ko. Char lang, Papa Dudut. Wala akong sariling room noon kasi mahirap lang kami. Pinipigilan lang ako ni Papa at pinapalo. Talagang ginagawa niyang lahat noon para hindi ako maging Becky. Anim kasi kaming magkakapatid tapos ay puro lalaki at hindi niya matanggap na may isang maiiba. At ako yon. Nang mag-18 na ako ay napansin kong unti-unti nang tumigil si Papa sa pagpigil sa akin na sumali sa mga pageant. Siguro ay napagod na rin talaga siya o tinanggap na niya na kahit na anong gawin niya ay hindi na niya ako mababago. Nang panahon na yon ay inaya ko ng mga kaibigan kong bakla na magpunta sa Maynila para magtrabaho sa salon ng tita niya. Ititrain naman kami tapos ay libre pa ang bahay at pagkain kaya sumama ako sa kanila. Bale, tatlo kaming bakla na puro pag-girl ang lumuwa sa Maynila upang makipagsapalaran. Takot na takot pa ako noon kasi first time kong umalis sa lugar namin para magpunta sa malayo. Pagdating sa Maynila ay sumaba kagad kami sa 1 week na training kung papaano ang mag-shampoo, mag-blow dry ng buhok at mag-trim ng buhok. Ang ibang trabaho raw ay maaari naming matutunan at mapag-aralan sa panonood sa mga nauna nang nagtatrabaho sa salon. Kumbaga eh for beginners level lamang ang training namin. Pagkatapos ng training ay work na kaagad kami, Papa Dudut. Sa una ay mahirap pero nang makaisang buwan na ako ay nasanay na rin po ako. Yun nga lang ay paulit-ulit ng ginagawa ko araw-araw at naboboard ako kapag ganon. Pero wala akong choice kasi kailangan kong kumita ng pera para meron akong may padala sa family ko sa province.
Isang araw ay masaya akong nilapitan ng friend kong Becky na si Mariposa. Ang sabi niya ay may gaganapin na Miss Gay sa barangay kung saan ay nakatira ang jowa niya. E ano naman kung may Miss Gay doon? Anong gusto mong gawin ko? Mag-split sa tuwa? Turan ko kay Mariposa. Hindi, bakit? Hindi mo ba nami-miss ang mga mag-pageant? Hindi ba palagi tayong magkalaban noon sa probinsya? Sumali tayo, ipapalista ko na sa boyfriend ko ang pangalan natin. Excited na sabi ni Mariposa na akala mo ay naka-jackpot siya sa loto. Oo nga no, ang tagal na rin nung last time na nakapag-pageant tayo. Sige, ilista mo ang name ko, masayang pagpayag ko. Nag-join kami ni Mariposa at ng isa pa naming kaibigan na si Maria sa gay pageant na yon. Na-feel ko ulit ang kaba at saya kapag rumarampa na ako sa entablado. Pero walang nanalo sa aming tatlo ng gabing yon. Ayos lang naman sa akin kasi may consolation prize naman na rice cooker. Kaya meron tuloy kaming tatlong rice cooker sa tinutuluyan naming bahay. Sa pagsali kong muli sa pageant na yon, ang parang bumuhay sa dugo ko para sa pangarap kong maging beauty queen. Kaya naman kapag kaya ng oras at energy ay sumasali kami sa mga gay pageant na ginaganap sa mga kalapit na barangay. Nakilala rin namin si Dahlia na siyang naging manager namin at siyang naghahanap ng pageant na sasalihan namin. Matandang bakla na si Dahlia. Napapagalitan na nga kami ng tita ni Mariposa kasi kung minsan ay late na kaming nakakapasok sa salon kapag sumasali kami sa pageant. 6 months na kami sa salon na aming pinagtatrabahuhan nang biglang magkaroon ng problema. Delayed na ang sahod namin tapos ay hindi nakagaya noon na masarap ang aming pagkain. Parang tinitipid na kami ng tita ni Mariposa. Sa una ay hindi namin yon pinansin kasi baka may problema lang si tita pero tumagal na ng 3 buwan ay wala pa kaming sahod. Doon na kami nagprotesta, Papa Dudut. Hindi naman yung tipong magwiwelga kami. Kinumpronta lang namin ang tita ni Mariposa. Ang sabi ko ay wala nang makain ang pamilya ko kasi wala na akong maipadala kaya dapat ay swelduhan na niya kami. Tinakot pa namin si tita na kung hindi niya ibibigay ang sahod namin ay magsusumbong kami sa presidente ng Pilipinas. Natakot si tita sa banta namin yon kaya ibinigay niya ang kalahati ng sweldong hindi niya naibigay. Nagmakaawa siya sa amin dahil wala na raw talaga siyang maibibigay sa amin. Ipinagtapat niya sa amin na nalulong siya sa sugal at pati pampasahod sa amin ay nagalaw niya. Baka nga raw mawala na rin ang salon dahil baon na siya sa utang. Naawa kami kay tita kaya tinanggap na lang namin kahit na hindi buo ang sahod na ibinigay niya. Umalis na rin kami sa salon kasi wala na siyang ipapasahod sa amin. Bala ko sanang bumalik na sa probinsya at doon na maghanap ng trabaho. Sa aming tatlong magkakaibigan ay walang may alam sa Maynila ng time na yon. Kaya nahimo ko sila sa plano kong magbalik probinsya. Pero nang nalaman ni Dahlia ang nangyari sa aming magkakaibigan at ang balak naming umalis sa Maynila ay pinigilan niya kami. Ano ba kayong tatlo? Huwag na kayong umalis sa Maynila. Dapat nga ay maging masaya kayo kasi maraming nasa probinsya ang gusto magpunta rito at magtrabaho. Ang sabi pa ni Dahlia. Mama Dahlia, wala na kasi kaming work dito. Mauubos na ang pera namin. Turan ko sa kanya. Mauubos yan kung hindi kayo gagawa ng paraan para kumita. Nangihinayang kasi ako sa inyong tatlo. Ang gaganda ninyong mga bakla. Ako nang bahala sa inyo. Doon na kayo sa bahay ko tumira habang hinahanapan ko kayo ng pageant na sasalihan. Pwede rin kayo maghanap ng work. Magtsaga lang kayo. Sinasabi ko sa inyo, nandito sa syudad ang swerte. Kumapalakpak na sambit ni Dahlia. Nagkasundo kaming tatlo na tanggapin ang offer ni Dahlia kaya hindi na kami tumuloy sa pagbalik sa probinsya. Habang hinahanapan kami ni Dahlia ng pageant ay nag-apply kami. Nagkaroon kami ng work pero magkakahiwalay kaming tatlo. Ako ay napunta sa tindahan ng damit sa palengke habang sina Mariposa at Maria ay magkaibang pabrika naman.
May mga pageant na nahanap si Dahlia at pinapasali niya kung sino ang pupwede. Madalas ay ako ang sumasali kasi bet na bet ko talaga ang rumampa sa stage at sumagot ng mga question ng mga judges. Simula noon ay nakapagpapadala na ulit ako ng pera sa pamilya ko. Hindi tuloy nakakapagsisi na nagstay ako sa Maynila. Malaki din ang naging pasasalamat namin kay Dahlia kasi tinulungan niya kaming tatlo kahit na hindi niya kami masyadong kilala. Ang sabi niya ay nakikita niya ang sarili niya sa amin noong bata pa lamang siya. May tumulong din daw sa kanya noon kaya ibinabalik niya yon sa amin. Ang nakakahanga pa kay Dahlia ay hindi siya mayaman pero wagas siya kung tumulong sa amin, Papa Dudut. Kumbaga, hulog ng langit si Dahlia kahit na hindi siya mukhang galing sa langit. Ganon ang naging routine namin sa Maynila. May regular na trabaho at kapag pwedeng mag-pageant ay sasali ang isa sa aming magkakaibigan. Para makabawi kay Dahlia ay nag-aabot din kaming tatlo sa kanya ng pandagdag sa gastos. Kahit na hindi niya kami inuobligang gawin yon. Ang sabi niya ay okay na sa kanya na may kasama siya sa bahay niya. Malungkot daw kasi ang mag-isa. Ayaw naman niyang mag-boyfriend kasi kadalasan ay pineperahan lang siya. Sa aming tatlong magkakaibigan ay ako ang may kakaibang kakayahan. Hindi yung kaya kong kumain ng apoy o bali-baliin ang katawan ko ha. Nakakaramdam at nakakakita kasi ako ng mga kaluluwa. Alam yon ni Mariposa at Maraya at kung minsan ay tinatakot sila gamit ang kakayahan kong yon. Mas madalas na nakakaramdam lang kasi na parang medyo bukas lang ang third eye ko. Kung kailan lang niya trip bumukas ng 100% ay saka lang. Sa totoo lang ay ibang naging pakiramdam ko sa unang beses na dumating kami sa bahay ni Dahlia. Mabigat at parang palaging may matang nakatingin sa akin. Kapag ganoon ay alam kong may kaluluwang nakatira sa isang bahay. Hindi nga ako nagkamali kasi isang gabi ay bumangon ako para uminom ng tubig. Pagsara ko ng ref ay may nakita ako sa gilid ng mata ko na isang matandang babae. Nasa may lababo siya at nakatingin sa akin. Hindi ko siya pinansin kahit natatakot na ako. Kahit naman kasi nakakaramdam at nakakakita ako ay takot pa rin po ako sa mga multo. Nakita ko ulit ang matandang babae nang nagiinuman kami isang gabi sa sala. Tapos ay pinakuha ako ng yelo sa ref. Nasa kusina ulit yung multo at naglalakad siya palabas ng bahay tapos sinawala na. Talagang nagtaasa ng balahibo ko, Papa Dudut. Pagkabalik ko sa sala ay tinanong ko kay Dahlia kung meron ba siyang kasamang matandang babae dati sa bahay niya. Oo, meron. Bakit mo na itanong at paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Dahlia. Minsan kasi open ang third eye ko. May nakita kasi akong matandang babae sa kusina. Pangalawang beses na ngayon, naglakad siya palabas ng bahay. Nanginginig ang boses na turan ko. Diyos ko, si lola ko yon, Chantal. Talaga bang nakita mo siya? 2 taon nang nakakaraan nang mamatay siya. Bigla na lang nawala ng malay tapos hindi na nagising. Ang sabi ng doktor ay may pumutok na ugat sa ulo. Nandito pa pala si lola. Umiiyak na wika ni Dahlia. Ayon pa kay Dahlia ay siya na ang nag-alaga sa lola niya hanggang sa pumanaw ito. Mahilig daw itong magluto kaya siguro sa kusina nagtatambay ang kaluluwa niya. Nagtatampo tuloy siya sa lola niya kasi never itong nagpakita o nagparamdam sa kanya samantalang siya ang apo nito. Talagang sa akin na hindi nito kaano-ano pa nagpakita ang lola niya. Natatakot na nagyakap sina Mariposa at Maria nang marinig ang palitan namin ni Dahlia ng salita. Dumali na naman daw ako sa third eye kong yon. E ano bang magagawa ko kung bigla na lang akong nakakakita ng multo, hindi ba? Hindi ko naman yon gusto. Kung pwede nga lang na huwag nang makaramdam at makakita ng multo. Gusto ko lang namang maging beauty queen at kahit kailan ay hindi ko pinangarap na maging espiritista. Kaya nagtataka ako kung bakit sa akin ibinigay ang ganong klase ng kakayahan. Natatandaan ko na December ang buwan
kung kailan nagkaroon kaming tatlong magkakaibigan ng 1 week na walang pasok. Sumakto talaga na nagsara pa samantala yung store na pinagtatrabahuhan ko, tapos wala ring pasok sina Mariposa at Maraya. Nasa bahay lang kami ni Thalia at nanghihinayang sa 7 araw na lilipas na wala kaming gagawin. Ang naisip ko ay magtinda ng banana queue sa harapan ng bahay, pero ayaw ng dalawa kong kaibigan. Masyado silang nagiinarte. Nang dumating si Thalia ay sa kanya kami nagtanong kung ano ba ang magandang gawin sa mahabang araw na wala kaming trabaho. Naku, tamang-tama, kinausap ako ng kaibigan kong taga-probinsya. Tinatanong niya kung meron ba akong alagang magagandang bakla ngayon. Fiesta kasi sa kanila at merong Miss Gay. Baka gusto ninyong sumaling tatlo, ang sabi ni Thalia sa aming tatlo. Nang sabihin ni Thalia kung saan kami dadayo ay napakamot ako ng ulo. Malayo kasi. Lugi pa kami sa pamasahe. Tumanggi ako, pero sabi ni Thalia ay gagastusan niya kami ng pamasahe at sa bahay ng kaibigan niya kami tutuloy. Bongga daw kasi yung Miss Gay pageant na yon, kasi meron pang preliminary at malaki ang prize, kaya mababawi namin ang mga magagastos kung sakaling manalo kaming tatlo o makakasama sa runner-ups. Pumayag na kaming tatlo at kinabukasan nga ay bumiyahe na kami. At kasama namin si Thalia kasi siya ang manager namin. Sa bus kami sumakay at halos 8 oras din ang biyahe, kaya nang buwaba kami ng bus ay sobrang sakit na mga pang-upo naming lahat. Pero ayos lang, Papa Dudut, kasi at least ay ligtas kaming nakarating sa aming pupuntahan. Ipinakilala kami ni Thalia sa kaibigan niyang babae na organizer ng pageant na sasalihan namin. Ang pangalan niya ay Clara. Hindi niya raw kayang igapang ang pagkapanalo namin kasi hindi yon uso sa lugar nila. Kaya dapat ay galingan namin. Nagandahan naman si Clara sa amin at ang sabi niya ay malaki ang laban naming tatlo. Sa bahay ni Clara ay kasama namin ang mother at pamangkin niyang puro bata. Maingay, wala akong na-feel na kung ano sa bahay na yon. Hindi kagaya sa bahay ni Thalia na mabigat sa pakiramdam noong unang beses akong nakapunta. That day also ay nakapag-register na kaming tatlo sa gaganaping gay pageant. May mga dala kaming gowns and costumes, kaya hindi kami nagkaroon ng problema. Nang kinabukasan ay sumabak agad kami sa preliminary. May talent portion at swimsuit competition kaagad. Marami kaming bakla na kasali. 50 kaming lahat, pero 30 lang ang pinili na mag-advance sa next round. At yon ay ang tinawag nilang Big Night. Kasi yon ang gabi ng totoong laban. Nakapasok kaming tatlo sa top 30, kaya sobrang saya namin. May premyong 1,000 pesos at gift checks kapag nakapasok sa top 30. Sa gabi ng Big Night ay nagkaroon kami ng problema. Nag-away kasi si Clara saka yung jowa niyang jeepney driver. Yun sana ang sasakyan namin papunta sa lugar kung saan kami lalaban. Medyo malayo yun at mahirap makahanap ng masasakyan, lalo na at may mga dala kaming mabibigat na damit at costumes. Hindi na raw kami iahatid ng jowa ni Clara, kaya napilitan kaming mag-commute papunta doon. Bus ulit ang sinakyan namin, tapos ay may dala kaming dalawang malalaking maleta kung saan ay nakalagay ang aming mga susuotin. Akala tuloy na nakakita sa amin ay mga galing kaming ibang bansa. Nang nasa venue na kami ay nag-umpisa na akong kabahan. Ibinigay ko ang lahat ng husay at galing ko, Papa Dudut. Ganon din naman sina Mariposa at Maraya, pero naligwa kami sa top 10. Wala kahit isa sa amin ang nakapasok. Hindi man lang ako nagkaroon ng chance na magpakitang gila sa Q&A. Ang dami ko pa namang minemorize na English para maging maganda ang sagot ko. Nagkasundo kaming umuwi na lamang, lalo na at wala kaming service na sasakyan na maghahatid sa amin. Hinanap ni Thalia si Clara para magpaalam. Ang sabi ni Clara ay bilisan namin ang pagpunta sa bus station at 10:00 na ng gabi ang last trip. Baka wala na raw kaming masakyan pa uwi. Hindi pa kasi pwedeng sumama sa amin si Clara kasi organizer siya. Dapat ay nandun siya hanggang matapos ang pageant at baka may victory party pa
pagkatapos kaya bukas na talaga siya makakauwi. Hindi na namin feel ang umattend ng victory party kasi hindi kami nanalo. Talagang nagmamaasim kami kagaya ng mga kilikili naming nangangasim na dahil sa init at pawis. Isa pa ay sumamabing lang pakiramdam ni Dahlia at ang gusto niya ay makauwi na kami sa bahay ni Clara at makapagpahinga na siya. Paalis na sana kami nang may humabol na dalawang gwapong lalaki sa amin para magpa-picture. Pinuri nila ako. Sayang daw at hindi ako nanalo. Siyempre kinilig ako ng very light, Papa Dudut. Napasarap ang kwento kaya napatagal ang pakikipag-usap ko sa kanila. Kung hindi pa ako sinabihan ni Dahlia na malapit ng mag-alas 10 ay hindi pa ako magpapaalam sa mga boys, Papa Dudut. Bad trip nga kasi hindi ko nalaman ang name at number nila sa tagal naming magkakausap. Nagpahatid kami sa isang tricycle papunta sa bus terminal at lagpas alas 10 na ng gabi noon. Kaya nag-i-expect na kaming wala kaming maaabutan na masasakyan. Pero umasa pa rin kami na mapagbibigyan kami ng langit at seswertihin kami. Habang nasa biyahe ay narinig ko ang sinasabi ng tricycle driver na wala na kaming bus na maaabutan doon at nakalis na panigurado ang last trip. Nasa back ride ako kaya rinig ko talaga, Papa Dudut. Kung hindi nga lang kami sama-samang madidisgrasya ay talagang itutulak ko siya kasi sobrang nega niya. Ay na nga, Papa Dudut. Hindi nagkamali si kuyang tricycle driver kasi nang nasa bus terminal na kami ay wala ng bus. Nakiusap kami sa kanya na kung pwede ay ihatid niya kami sa mismong bahay ni Clara tapos ay magbabayad na lamang kami kung magkano niya kami sisingilin. Nang sabihin namin kung saang barangay ay tumanggi ang tricycle driver. Masyado raw malayo at isa pa ay nakakatakot daw ang daan papunta doon. Nagsuggest pa siya na maghanap na lamang kami ng motel at doon magpalipas ng gabi. Delikado raw ang daan na natatahakin namin lalo na't madilim. Ang totoo ay halos walang poste ng ilaw kaming nakita sa dinadaan na namin papunta sa venue ng pageant. At yun ang naisip kong dahilan kung bakit sinasabi sa amin ng tricycle driver na delikado. Wala na kaming choice kundi ang maglakad hanggang sa may makita kaming tricycle o jeep o kung anumang sasakyan na pwedeng maghatid sa amin. Naawa lang talaga ako kay Dahlia kasi masama ang pakiramdam niya tapos ay maglalakad pa siya. Pinipilit na lamang niya na ipakita sa aming okay siya at kaya niya. Hindi na namin siya pinagdala ng maleta. Ako at si Mariposa muna ang nagdala ng maleta habang naglalakad kami sa gilid ng madilim na kalsada. May gulong naman ang maleta kaya kahit papaano ay hindi kami nahihirapan. Kung hindi siguro bilog ang buwan ng gabing yon ay talagang wala na kaming makikita, Papa Dudut. Baka nagkanda tapilok na kami kasi mabato sa gilid ng kalsada. Panay na rin ang dasal ko na sana ay may dumaang tricycle na pwede naming sakyan. Kasi kahit wala pang kalahating oras kami naglalakad ay masakit na ang mga paa ko. May baon naman kaming tsinelas kaya hindi kami naka-high heels. Hindi kami syunga para maglakad ng malayo ng nakasuot ng ganon. Alam nyo ba? Ang sabi sa akin ni Clara ay tapunan ng lugar na ito ng mga babaeng ginahasad, pinapatay. Kaya sinabi ng tricycle driver na delikado kasi marami ang nagpaparamdam at nagpapakita rito na white lady. Basag ni Dahlia sa katahimika namin. Mama Dahlia naman, ano ba yung mga sinasabi mo? Kung ganyan din ang lalabas sa bunganga mo ay tumahimik ka na lang, please. Kapag ako naihi sa takot dito, humanda ka sa akin. Natatakot na sabi ni Ma Raya. Mukha na kasi kayong inaantok kaya kailangan nyo ng magising, ang turan pa ni Dahlia. Nakiramdam ako sa paligid. Palingaling ako sa talahiban na nasa magkabilang gilid ng kalsada. Wala akong nararamdaman o nakikita kaya nasabi ko sa kanila na hindi yon totoo. Kwento-kwento lang, ang sabi ni Dahlia ay hindi niya alam kung saang parte basta sa lugar daw na yon. Maya-maya ay may narinig na nga kaming ugong ng tricycle. Akala mo ay mga palaka kaming first time.
na nakaranas ng ulan pagkatapos ng tag-init. Nagtalunan kami at napatili sa saya. Kulang na lang ay halika namin ang lupa sa sobrang pasasalamat. Isang tricycle ang nakita namin mula sa pinanggalingan namin. Yun pala yung tricycle driver na naghatid sa amin kanina sa bus station. Huminto siya at tinanong kami kung nagbago na ba ang isip namin na magmotel muna. Kasi may motel daw siyang alam na mura. Ayaw ni Dahlia ang magmotel kasi magastos daw. Ang sabi ng tricycle driver ay hihatid daw niya kami. Pero hanggang doon lang sa puno ng malaking balete. Hanggang doon lang daw ang kaya niya. Pumayag kaming lahat para kahit papaano ay makapagpahinga ang aming mga paa. Saka para na rin mapalapit kami kahit papaano sa bahay ni Clara. Kung maglalakad man kami mula sa puno ng balete ay hindi naman na siguro ganong kalayo. Ilang metro bago sumapit sa malaking puno ng balete ay huminto na ang tricycle at pinabababa na kami ng driver. Kuya, baka pwedeng idiretso muna kami sa bahay namin. Malapit na lang naman yun eh. Saka masama ang pakiramdam ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ang tura ni Dahlia sa driver. Hindi ka naman mukhang may sakit eh. Saka sobrang dilim na kasi sa parting yan. Hindi ko na rin kayang mag-drive sa kalsadang yan. Ang pagtatanggi ng tricycle driver. Gusto ko pa sanang tanungin kung bakit hindi niya kayang mag-drive sa parting yon ng kalsada. Pero nang makababa na kaming lahat at makapagbayad ay humarurot na paalis yung tricycle. Kinumusta ko si Dahlia at kaya pa raw niya. Magpapakatatag pa raw kami. Mukhang malapit na yung bahay ni na Clara. Hindi kami maliligaw kasi sa pagkakatanda namin ay dire-diretso lang ang kalsadang yon. At sa pagliko ay naroon na kina Clara. Pagod at antok na kaming lahat pero wala kaming choice kundi ang magpatuloy sa paglalakad, Papa Dudut. Nasa may tapat na kami ng puno ng balet na nang biglang nagtaas ng balahibo sa aking braso at batok. Nanlamig ang buong katawan ko at kapag ganon ay alam kong may kaluluwang malapit sa amin. Hindi na ako tumingin sa kung saan saan at baka may makita akong kung ano. Hindi ko na rin sinabi sa mga kasama ko ang nararamdaman ko kasi paniguradong matatakot sila. Lalo na sina Mariposa at Mariah. Kumanta na lamang ako ng alam kong gospel song sa aking utak at paulit-ulit yon habang kami naglalakad at may hila kong malaking maleta. Hindi ko alam kung effective ba yon o hindi pero ginawa ko na lamang. Ilang metro na ang layo namin sa puno ng balet nang may marinig akong sumitsit. Akala ko ay ako lang ang nakarinig pero nagulat ako nang lahat sila ay nagkatingina na parang nagtatanong kung sino ang sumitsit. Narinig niyo ba yun? May sumitsit? Ang lakas! Medyo natatakot na tura ni Mariposa. Oo nga eh, parang galing sa likuran natin, ang sabi pa ni Dahlia. Alam niyo, tinatakot niyo ang sarili niyo. Ako yung sumitsit. Sinabi ko yon para hindi sila matakot pero ang totoo ay hindi ako ang sumitsit. Nagtawanan na lamang sila kasi sinusubukan ko raw naman ako pero hindi effective kasi umamin kaagad ako. Tuloy ulit kami sa paglalakad at umaasa ako na makikita na namin yung paligo kasi iyon ang sign na malapit na talaga kami sa bahay ni Clara. Pero parang malayo pa ang lalakarin namin kasi wala pa kaming natatanaw na ganon. Habang lumalayo kami sa may puno ng balete ay bumigat ang pakiramdam ko o Papa Dudut. Medyo nahirapan ako maglakad at malakas ang pakiramdam ko na may sumasabay sa paglalakad naming apat na hindi namin nakikita. Ang pakiramdam ko pa ay nasa tabi ko ang sumasabay kaya diretso lamang ang tingin ko. Sa sobrang bagal ko maglakad ay hindi ko na namalaya na medyo malayo na pala ang mga kasama ko sa akin. Kung hindi pa napansin ni Mariposa na wala na ako sa tabi niya ay hindi pa siya lilingon. Sinabi niya kina Dahlia at Mariah na hintayin ako. Talagang nang time na yon ay hirap na akong maglakad at ang bigat na ng bawat hakbang ko, Papa Dudut. Binalikan nila ako at ang sabi ko ay pagod na ako. Si Mariah muna ang humila sa maletang dala ko para makapagpahinga ko. Kahit papaano.
Pero hindi nila alam na hindi yun ang totoong dahilan kung bakit ako bumagal sa paglalakad. Umarte na lamang ako na okay na ako para hindi nila mapansin ang kakaibang nararamdaman ko sa paligid. Hanggang bigla akong nakarinig ng pagiyak ng isang babae na mabilis na nawala. Yung parang dinala lang ng hangin yung iyak kaya nawala agad. Paulit-ulit ang pagiyak na naririnig ko, Papa Dudut. Ang mas nakakakilabot pa ay may parang malamig na kamay na nagyeyelo ang humawak sa braso ko. Hindi na maipinta ang mukha ko sa labis na takot. Gusto ko nang sumigaw at mag-hysterical pero pinigilan ko para lamang hindi matakot ang mga kasama ko. Lalo na sina Mariah at Mariposa na alam nila na kapag sinabi kong may multo ay meron talaga. Walang ano-ano ay napatingin si Mariposa sa akin. Nakita niya na tagaktak ang pawis ko at namumutla ang mukha ko. Tinanong niya kung ayos lang ako. Hinawakan niya ang kamay ko at nagulat siya dahil sobrang lamig ko. Chantal, umamin ka nga sa amin. May nararamdaman ka mang kakaiba? Kilala kita. Kapag ganyang malamig ka ay may nararamdaman at nakikita ka. Kinakabahang tanong ni Mariposa. Kapag nanlalamig, may nakikitang multo ka agad? Hindi ba pwedeng nababanyo lang siya, Chantal? Malawak ang talahiban. Umili ka na ng pwesto mo. Ang sabi ni Dahlia na may kasamang pagbibiro. Sige na nga, magsasabi na ako ng totoo pero huwag kayong OA ha sa mga reaksyon ninyo at mukhang ayaw nila ng maingay. Sabi ko, huminga muna ako ng malalim bago ko sabihin sa kanila ang bagay na kanina pang bumabagabag sa akin. Doon pa lang sa balete, iba na ang nararamdaman ko. Tapos habang naglalakad tayo ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko, pagpapatuloy ko sa aking sinasabi. Paanong mabigat? Inuha na nga sa iyo ni Mariah yung maleta eh. Paanong mabibigat ang kapa? Nagtatakang tanong ni Dahlia. Mama Dahlia, hindi yung maletang mabigat kundi ang pakiramdam ko. Yung parang bigla ako naging malungkot nang walang dahilan saka nahirapan akong huminga. Basta mahirap i-explain. Kapag ganun ay may multo na malapit, nanginginig ang boses kong sabi. Napalunok si Dahlia at ang ibig sabihin eh, totoo yung sinasabi ni Clara na maraming kaluluwa sa lugar na ito? Takot na tanong pa niya. Opo, saka may isa na kanina pang sumusunod sa atin. Feeling ko ay nastabi lang natin siya, ang sabi ko. Sa sinabi kong yon ay nagsisigaw sa takot ang tatlong bakla na kasama ko. Hindi ko alam kung paanong nagawang buhatin ni na Mariah at Mariposa ang mabigat na maleta habang tumatakbo sila. Ako naman ang naiwan ay sumunod sa kanila. Sinigaw ko na huwag silang maingay kasi baka magalit sa amin ang mga kaluluwang naroon. Nang mapagod ay huminto din sila. Pare-parehas kaming hingal kabayo. Tinanong ulit ako ni Dahlia kung nasa paligid pa namin ang multo. Nakiramdam ako at sinabi kong wala na pero mas nakakatakot ang lugar na pinaghintuan namin dahil nakita kong mas maraming kaluluwang naroon. May nakita pa ako na parang babae na tumawid at mabilis na nawala sa may talahiban. Takot na takot ako ng moment na yon, Papa Dudut. Natalo na nga kami sa pageant ay ganun pa ang experience namin pauwi. Gusto lang naman naming magpahinga pero mukhang matutuluyan kaming magpahinga forever dahil sa sobrang takot. Maya-maya ay nagulat ako nang bigla na lamang akong pinagkukurot ni Mariposa sa braso. Akala ko ay kung ano na hanggang sa may itinuro siya sa amin. Lahat kami ay napanganga talagang kinilabutan ng sobra nang makita namin yung malaking puno ng balete sa tabi. Napa-sign of a cross na lamang ako, Papa Dudut. Lahat kami ay nahihiwagaan kung paano kami napuntang muli sa puno ng balete. At para bang nakatingin sa amin yung puno at sinasabi niya na hello, welcome back. Kaya pala naging mas mabigat ang pakiramdam ko ay dahil nandun kami malapit sa punong yon. Hindi rin kami sure kung nagkamali ba kami ng direksyon na tinakbuhan o pinaglalaruan na kami ng mga kaluluwang naroon kaya bumalik kami sa may puno ng balete. Natataranta na si Dahlia
Umiiyak na sina Mariah at Mariposa. Ako na lamang ang nakapag-isip ng tama sa aming apat. Talagang sila pa ang may ganang mataranta at umiyak, samantalang ako ang nakakaramdam at nakakakita ng mga hindi kanais-nais sa kalsada na yon. Panay ang tanong nila sa akin kung ano ang gagawin namin, na parang alam ko ang sagot sa tanong na yon. At dahil sa hindi na alam ang gagawin ay nag-umpisa ng magsisihan. Sinisisi na Mariah at Mariposa si Dahlia kasi dapat daw ay sinunod na lamang namin yung suggestion ng tricycle driver na magpalipas kami ng dilim sa motel. Pinagalitan ko ang dalawa kong kaibigan at pinaunawa ko sa kanilang walang may gusto ng nangyari sa amin. Ang sabi ko ay maglakad na lamang ulit kami at huwag nang magingay kasi baka kung ano pa ang mangyari. Ako naman ay hindi na rin sasabihin sa kanila ang kung ano man ang makikita o mararamdaman ko upang hindi na sila matakot pa. Bago kami magsimulang maglakad muli ay nagdasal kami ng mabilis, Papa Dudut. Kinausap ko rin ang mga kaluluwang naroon na wala kaming masamang intensyon at kami ay makikidaan lamang sa lugar na yon. Malalaki na ang hakbang naming lahat. Kung pwede nga lang na lumipad kami ay ginawa na namin, Papa Dudut. Yon ang unang beses na may nangyari sa aming ganoon na experience. Kahit nakakaramdam ako ng kaluluwa noon, ay never naman nila kaming ginambala. Sa kaibang level ang takot ko sa lugar na yon. Pakaramdam ko anumang sandali ay may biglang bubulaga sa aming kaluluwa ng isang babae. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Feel ko pa rin ang mga kaluluwa sa lugar na aming tinataha. Totoo nga na napakarami nila at hindi ko lang sure ay kung totoong ginahasa sila at pinatay. Tapos sa lugar na yon tinapon ang bangkay o namatay sila sa iba pang paraan. Pero alam kong puro babae sila na naroroon. Ilang metro na ang layo namin mula sa puno ng balete nang may makita kaming ilaw sa may unahan namin. Napasigaw kaming lahat nang malaman naming mula yon sa isang jeep. Agad na iniharang ni Dahlia ang sarili niya sa gitna ng kalsada para lamang mapilit ang huminto ang jeep. Huminto naman ang driver at sinabi ni Dahlia na baka po pwedeng ihatid niya kami sa may paliko sa pinanggalingan ng jeep. Ang sabi ng matandang driver ay hindi dapat kami naglalakad sa lugar na yon ng ganong oras, kasi may mga nagpapakitang kaluluwa ng babae doon. Naku manong, may nagpapakita na nga sa kasama namin kaya takot na kami. Mangyayak-ngyayak na sabi pa ni Mariah. Eh sige, ihatid ko kayo sa pupuntahan ninyo. Sandali at magmamaniobra ako pabalik, ang sagot pa ng driver. Para kaming mga baliw na nagiiyakan kasi sa wakas ay may masasakyan na kami. Hindi ko rin kasi alam kung makakarating pa kami ng buhay sa bahay nila Clara at baka kung ano pa ang mangyari sa amin kapag nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang natapos ng pagmamaniobra ng jeep ay may nakita akong babaeng nakasuot ng itim na bestida ang nagmamadaling buwamba mula sa likuran ng jeep. Mabilis siyang naglakad palayo na para bang may hinahabol siya. Adik yung babaeng buwamba oh, ang sabi pa ni Mariposa. Dahil na lamang kong nakita ni Mariposa yung babae ay inisip kong hindi yon multo. Isanakay na namin ang mga baleta at saka kami sumakay sa likuran ng jeep. Ako ang nasa unahan kaya ako ang kumausap sa driver tungkol sa kung magkano ang babayaran namin. Nagkasundo kami sa presyo kahit medyo mahal. Okay na yon kesa maglakad kami sa kawalan at kadiliman, Papa Dudut. May katabing babae sa unahan yung driver. Isang babae na nakasuot ng belong puti. Pero hindi ko siya masyadong maaninag kasi madilim sa parting yon ng jeep. Tahimik na kaming lahat habang nagbabiyahe. Napagod na rin kasi kami sa paglalakad tapos talagang naubos na ang enerhiya namin dahil sa takot. Maya maya ay biglang bumalik sa isipan ko yung babaeng nakasuot ng itim na bestida. Hindi ko napigilan ang magtanong sa driver ng jeep kung saan pupunta yung pasahero niyang babae na nagmamadaling buwaba. Tinanong ko kung meron bang kabahayan sa lugar na yon. Ang sagot ng driver ang muling nagpabalik ng takot sa amin.
Ang sabi niya kasi wala siyang sakay na babae kaya imposibleng may nakita akong bumaba sa jeep. Papunta pa lang daw siya sa terminal ng jeep para sa first trip ng oras na yon. Kaya wala pa siyang pasahero. Ang sabi pa ng driver ay baka ang nakita kong babae ay isa sa mga kaluluwa ng babaeng itinapon ng katawan sa talahiba ng kalsada na aming tinatahak. Diyos ko naman kuya, nakakatakot palang ang lugar ninyo, bulalas ni Dahlia. Para siguro sa mga dayo na kagaya ninyo ay nakakatakot. Pero sa amin na matagal nang nakatira dito ay hindi naman, sanay na kami, ang sabi ni kuyang driver. Makalipas nga ang ilang sandali ay sinabi ng driver na may madadaan ang kaming tulay at ang sabi niya ay huwag kaming titingin sa tulay kasi baka magpakita sa amin yung lalaking nagpakamatay doon. May kwento kasi sa tulay na yon na kapag nagkatitigan kayo ng lalaking nagmumulto doon ay parang mahihipnotize ka at tatalong ka na lang bigla sa tulay. Sa takot at kilabot naming mga bakla ay nagtakip kami ng mata gamit ang aming mga kamay habang nagtitiliyan kami ng matanaw na namin ang tinutukoy na tulay ng driver. Pero dahil sa curious ako kung totoo ang sinasabi ng driver ay inalis ko ang kamay ko sa aking mata at pasimpleng tumingin sa may tulay. Wala akong nakitang multo ng lalaki pero nararamdaman ko ang negatibong emosyon na bumabalot sa tulay na yon, Papa Dudut. Sobra akong naapektuhan ng emosyon na yon hanggang sa hindi ko na namalayan na umiiyak at humahagulhol na pala ako. Kung hindi pa ako tinanong ni Mariposa kung ano ang nangyayari sa akin ay hindi ako titigil sa pagngawa ko. Ligtas kaming naihatid ng jeepney driver malapit sa bahay ni Clara. Tinulungan pa niya kami sa pagbaba ng aming mga maletang dala. After na magbayad ni Dahlia ay nagpasalamat na kami sa jeepney driver kasi sobrang abala ang ginawa namin sa kanya. Pakisabi din po pala sa katabi ninyo sa unahan na thank you rin kuya, ang sabi ko sa jeepney driver. Nagtaka ang driver pero maya maya ay ngumiti din siya. Misis ko yun, 2 taon na siyang patay, ang sabi ng jeepney driver at agad siyang sumakay sa jeep at pinasibad yung paalis. Dahil sa umalis na si kuyang driver nang hindi nasabi kung nagjo-joke ba siya o hindi ay hindi ko na nalaman kung totoong multo ang babaeng nastabi niya sa unahan. Nang tinanong ko mga kasama ko kung may nakita ba silang babae sa tabi ng driver ay hindi raw nila napansin kasi sobrang pagod na sila. Kaya hindi ko na inalam pa ang tungkol sa babaeng yon kasi sasakit lang ang ulo ko. Ang importante ay ligtas kaming nakauwi at nakapagpahinga rin kami sa wakas. The next day, tanghali na kaming nagising at naroon na rin sa bahay si Clara at ikinuwento namin sa kanyang nangyari sa pag-uwi namin. Ang sabi ni Clara, dapat ay inagahan namin kasi kapag naiwan kami ng last trip ng bus, ay wala na kaming masasakyan kasi takot ang mga driver na dumaan doon sa puno ng balete at sa tulay. Ang lokang si Clara, talagang tinawanan pa kami imbis na maawa sa amin ang malaman ng nangyari sa aming 4 na bakla. But still, lesson learned pa rin. Huwag nang makipagtsikahan sa mga boys para hindi maiwanan ng last trip. Safe naman kaming nakauwi, Papa Dudut, ng Manila at may baon ng hindi makakalimutang experience. Hanggang sa ngayon, ay nakakaramdam pa rin ako ng mga kaluluwa sa paligid o isang lugar pero hindi na kagaya ng dati na sobrang lakas ng pakiramdam ko sa ganon. Parang habang nagkakaedad ako ay humihina ang kakayahan kong yon, Papa Dudut. Para sa akin ay pabor yun kung ganon kasi ayoko talaga na nakakakita at nakakaramdam ng mga multo. Mas bet ko pa rin na maging normal person lang ako. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Don't worry, kapag may time ako ay magpapadala ulit ako sa inyo ng letter kasi marami pa akong nakakatakot na mga experiences. At sana'y mapili mo ulit ang kwento ko. Maraming salamat at sana po ay more blessings pa ang matanggap mo mula sa ating Diyos. Lubos na nagmamaganda, Chantal. May dahilan kung bakit ang isang tao ay binibiyayaan ng kakaibang kakayahan. At ang kailangan mong gawin ay tuklasin ang purpose kung bakit sa iyo ito ibinigay. Hindi ka naman magkakaroon nito ng wala lang. Kaya kung may kakayahan kang makakita ng mga hindi nakikita ng normal na mata, ay gamitin mo ito ng maayos.
at pawang sa kabutihan lamang. At kung meron kang sapat na tapang, ay maaring hindi lamang buhay ang iyong matutulungan, kundi pati na rin ang mga namayapa na. Sa kwentong pinadala ng ating sender, bukod sa katatakutan ay pinapaalala din po nito ang kahalagahan ng oras. Isa kasi ito sa bagay na hindi na maibabalik kapag nawala o lumampas na. Kaya pahalagahan natin ang oras dahil maraming maaaring mangyari kapag ito ay iyong sinayang. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.